ba't pa ako tatakbo sa Diyos? Inalaw niya na mangyari yung ganun sa family namin. Ako si Deng, isang adik. Nagulo yung pamilya namin kasi yung tatay ko, sumama siya sa ibang babae, tapos binenta niya lahat ng ari-arian namin. Nawala siya at the same time nawalan kami ng kabuhayan. So, kasi bigla kaming pinaalis doon sa bahay na tinitiran namin. Lumaki kami na very happy yung family, very ideal siya. Tapos biglang nawala siya, umalis siya na parang wala siyang iniwang pamilya. Nung nasira na yung pamilya namin at wala na kaming ari-arian, nalipat na kami sa Cubao at doon nagtinda ng lugaw yung nanay ko. Mula nung umalis yung tatay ko, lumaki ako na si nanay yung kasama. Pero dumating yung time na siguro nalungkot si nanay, so nagkaroon siya ng boyfriend, yun yung hindi ko natanggap. So doon nagsimula yun na nag-away na kami ng nanay ko hanggang sa hindi na kami nagkakomunikasyon. Nung nandun na kami sa Cubao, doon ko nakilala yung mga kaibigan ko na nagdala sa akin sa mga bisyo. Maga sa pananaw ko, binibigyan nila ng solusyon yung mga sakit na nararamdaman ko. Pag nakainom na kami, kapag nakagamit na ng drugs, para nakakalimutan mo na may problema ka. So, nung minsan na gagamit dapat kami, kaso wala kaming pwesto na magagamit. Eh nung time na yon, dahil summer siya, so ang alam ko noon, walang tao doon sa bahay nung tiyahin ko. So, niyaya ko sila na doon pumunta. Doon kami gumamit. Kaso nung katatapos lang namin gumamit noon, biglang dumating yung tiyahin ko sa bahay. So, naabutan niya kami. Kumbaga, parang nag-alpasa na kami, doon kami sa likod dumaan. Kaso hindi ko alam na yung isang barkada ko, naiwan doon. High na kami sa drugs. And so after 10 days, saka ko lang nalaman na napatay ng barkada ko yung tiyahin ko. Kumbaga, kung i-describe nga nila, karumal-dumal yung yung pagkamatay ng tiyahin ko. Nagalit ako sa sarili ko. So nandun yung guilt. Hanggang sa dumating yung sinuko ako ng nanay ko sa pulis. Yung mga kapatid ko, hindi nila ako pinuntahan doon sa jail kahit minsan. So itinakwil na ako ng mga kamag-anak ko. Feeling ko nun napakasama ako ng tao na kumbaga labeled na ako as criminal although maghihiring pa kami. So doon sa jail, mayroong isang pastor na pumupunta ron every week. Nagba-Bible study siya. Mangangaral siya tungkol sa Diyos. Ayokong marinig. Pagdarating siya at nagba-Bible study na, nilalakasan ko naman to the highest volume yung radyo ko para hindi ko siya marinig. Tapos isasara ko yung selda para hindi sila makapasok. So ni-request niya doon sa aming jail guard na makausap ako after 1 year. Tapos nung time na nag-uusap kami, galit ako sa Diyos noon, pero sinasabi niya sa akin na mahal ako ng Diyos at may plano yung Diyos sa buhay ko. Habang nag-uusap kami, umiiyak lang ako. Kasi yung kung paano niya nilarawan sa akin yung pag-ibig ng Diyos kahit napaka makasalanan ko. Sabi niya, kung saan nanggagaling yung galit mo? Kasi feeling mo, hindi ka patatawarin ng Diyos. Pero bago mo pa ginawa yung kasalanan mo, pinatawad ka na ng Diyos. Yun ang sinabi niya. Kaya, nung gabing yun, anong araw na yun, makausap niya ako. Umiyak lang ako. At nilid niya ako sa prayer of acceptance. Tapos sinuko ko yung buhay ko sa Diyos. Nanding araw na yun. Wala yung galit ko sa Diyos. Napalitan yun nung ang pag-asa ko lang yung Diyos. Nag-decide ako na na patawarin una yung tatay ko kasi sa kanya ako unang nagalit eh. Inatawad ko lahat tong mga tao na naging reason bakit nasira yung buhay ko. Then lastly, pinatawad ko yung sarili ko. Kasi kailangan ko ring i-free yung sarili ko sa lahat ng pain. After masintensyahan ako, after 2 days, dumating na agad yung order na i-transfer ako sa Correctional Institution for Women. Kahit na habang buhay yung sentensya ko, ang sabi ni Pastor Jun, may gagawin ka sa buhay ko. May plano ka sa buhay ko. Sabi ko, Lord, kung dito rin lang ako mamamatay,
kunin mo na ako pagtungtong ko ng 40. Pero kung may plano ka sa buhay ko, ilabas mo ako bago ako mag-40. Nag-edad ako ng 37, nilabas ako ng Panginoon. Dumating na lang yung ano ko na, nalaya na. Lahat ng karanasan na yan, nagagamit ko dito sa ministry sa Inakay. Kasi we handle yung women sa prison, nakaka-identify ako sa kanila, sa kalagayan nila kasi galing din ako sa prison. Then, at the same time, we minister to their children kasi nga we provide scholarship. Gusto namin ng Inakay na maging mas mabuting individual sila at hindi na nila sundan yung yapak ng mga magulang nila na nasadlak sa kulungan. So, lahat ng naranasan ko noon bilang bata, is yun naman yung ginagamit ko ngayon para paliwanagan yung mga bata at i-counsel sila. Personally, ako man yung naging lamat doon sa pamilya namin. Sa ngayon naman, doon sa work ko sa Inakay, yung biyaya ng Panginoon na magamit ako para yung mga pamilya naman na nasa programa ng Inakay is mabuo sila at makita nila yung pag-ibig ng Diyos na siyang nag-uugpong sa kanilang lahat kahit na hindi sila magkakasama. Ako si Deng, binago ng Diyos.